eto sir, never mo masasabi na may iwan ka. Kahit nga nandito entry mo, yung. Kahit nandito entry mo. Di ba? Oh. Actually, dito nga, nagde-decide ako. Dito pa lang, iniisip ko na, sabi ko, papasok ba talaga ako? Oh, pero tingnan mo, di ba? Yung sinasabi sa libro, yan yan yun eh. Oh, yan yun, oh, di ba? Swing entry. Ang tawag dyan, anong tawag dyan? Pivot. Di ba? Pivot. Mm-hmm. Sa libro na, ikita mo naman sa libro yan. Mababasa mo naman sa libro yan. Yan na yun. Oh. Kasi in ganyan, minsan, ano eh, parang hindi ko nagagawa yung watchlist, hindi ko nakikita. That's my mistake rin eh. Kaya naiwan. That's the main reason naiwan rin ako. Sige. Tignan mo na natin kung anong date to para makita natin. Paano mo na-miss to sa watchlist ito? Paano mo to mamimiss sa watchlist? Sige, tingnan natin. Dito tayo. Kita mo pa rin, ano? Kita mo pa rin. Mm-hmm. Sige. Oh. Noong time na nandito, sir, imposibleng hindi mo dapat siya makita. Paano ko ba sasabihin? Noong time na nandito sa low, imposible mo siyang hindi makita. Kasi, bakit? Kasi nandito, momentum to eh. Originally, momentum trader ka, diba? Yun eh. Originally, momentum trader ka talaga. Alam mo yun na pag ganyan, momentum yan. Walang sign of weakness, kumbaga. Ito, sinasabi ng iba, sign of weakness to para sa akin. Hindi, paano ko ba? Ano? Pag sinabing sign of strength, kasi yung trend downward. Mm-hmm. Kaya pag sinabing malakas to, yung momentum na to, kasi downtrend lalo, di ba? So sinasabi ng iba, weak na to. Hindi, para sa akin hindi. Ito pa nakakapeke. Ito yung nakakapeke. Yan ang nakakapeke. Oh. Yan. Parang yan bottom, ang pero hindi naman bottom. Yes, oo, yes. Oh, ito sir, ngayon ha, papagalitan kita. So ito mismo, dapat, noong mga part na nag-breakdown dito, winatch mo na siya. Winatch mo na to. Kasi ilang linggo to? 1, 2, op, nag-pause ulit. Parang ganito sir, parang ganyan. Pero green to, kaya nakakapeke. Diba? Green. Nakakapeke eh. Uy, bullish na. All in. Mga ganun, di ba? Ito, zero. Yan. Nagpahinga dito. Yan. Nagpahinga dyan. Okay? So, ganun. Parang, nagpahinga dyan, medyo, na-realize mo na, uy, antindi ng binagsak nito. Di ba? Antindi na ng binagsak nito. O sige, maghahanap ako ulit. O, pero ano na, bago tayo pumunta doon sa susunod na candle, ano nang alam mo? Sige, isa-isay natin, checklist natin. Nagkaroon ng new low? Not really. Low? This is the bottom. New same. Bottom. Oh, new same. Bottom. Yan. Bottom. Karoon ng bottom. Iko-confirm natin yan mamaya sa higher time frame. Ha? Nagkaroon ng bottom. Pangalawa, Ano nangyari kanina? Sinabi ko malakas yung momentum ngayon, nagkaano? Ano nangyari? Humina. Stop. Pwede stop. Nag-stop o kaya weak. Slow, pwede slow. 'Di ba? Oh. So dapat dito sir, dapat hindi mo papatawarin yung sarili mo. Bakit? Kasi ganyan nakita ka ng ganitong mga klaseng candle, tapos lagi yan nasa top loser. Dapat nag-iisip ka na. Oo. Dapat nga, yung ganyang halimaw na mga kandila eh. Dapat yung mga ganyang halimaw na kandila, dapat iniisip mo na yung halimaw. Ah. Totoo naman, halimaw yan. Magkano yan? Ay, Diyos ko po. Oh, di ba? 21% yan. Diyos ko po. Oh. 21. Oh, 40% na. My God. Di ba? Dapat pag yung mga ganyan, di ba? Sir, dapat hindi mo napatawarin yung sarili mo pag ganyan. Tapos sasabihin mo hindi mo makikita. Di ba? Yun. O na, nag-stop na. Malamang dito, hindi mo siya winatch. Yun. Oo. Yun. Di ba? So, para sa mga bounce plays, ganyan yung dapat
tingnan talaga. Oh, 'di ba? Ano ba sinabi ko sa iyo? 'Di ba? Sinabi ko sa iyo, it can be na ang entry mo bounce play or swing entry. Then you realize sa kalagitnaan ng pagma-manage mo ng trade, pwede naman 'yun, sir. Hindi ako naniniwala dun sa ano yung initial plano mo, hindi mali 'yun, 'di ba? Mm-hmm. Pwede kasing bounce to swing, bounce to TF, pwede 'yun eh. Dati ko nang ginagawa 'yun eh, 'di ba? Kaya lang ang pagkakaiba nung araw, bukod sa taon ko talaga hinuhold. Dati, kahit nalugi ako, sa tingin ko, bounce pa rin. Ngayon, hindi. Di ba? Oo. Di ba, pinakita ko na sa'yo kanina. Di ba, pag double bottom, dati, nag-a-add pa ako dun. Oy. Position trading talaga. Legit. Hmm. Di ba? Legit na position trading. Oo. Di ba, hindi. Value investing ang tawag, di ba? Hmm. Doesn't matter kung lugi ako this time. Basta alam ko, when I exit the stock, ganun ang value investing eh. Hmm. O i-define mo ng geologs na term, pero ganun. It doesn't matter kung lugi ako today, pero in the long run, 2 years, 3 years, for low, kita ako. Hmm. Diba? Via ano? Via dividends. But ganun lang eh. Paano mo siya, paano mo siya i-define? Yun na yun eh. Hmm. Diba? So again, balik na tayo kasi dalawa na yung ano natin. Sabi mo, bottom. Balik tayo. Bottom. Weekend. Week. Week na siya. Week. Bagayin natin. Wag stop. Week. Week na yung momentum, ha? Momentum ang ibig sabihin. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Alam mo na, sir, yung range. Mm-hmm. May range ka dito. Magkano yung range? Lakihan natin. 7% ang range. Oo. Range. Ito, sir, dito ka na magugulat kasi nagkaroon ng panibagong low dito. Oo. Ito. I-daily na natin para hindi ano. Nung nag-daily, ayan, nag-formation na ng candles dito. Yun sa 7%, 8% range. Mm. Kung bounce trader ka, kung bounce player ka, opportunity to buy sa ito. Mm. Diba? Opportunity to buy. Pero, diba? Nakakatakot yan for me, ha? For me, ako lang. Diba? Kasi pwede pang bumaksak. Laglag o mag-close dyan. No? Diba? Pero siguro, tignan natin early kung kaya pa. Kung kaya pa early. Bay yan. Ang geologs naman mag-drawing. Ayan o. Early. 9:30 siya talaga. Nagkaroon ng intraday low. And then, after 9:30, nag-close siya ng 1 o'clock. Up ka pa. Ayan o. Diba? So malamang nung nagre-recover na siya. Nung nagre-recover, marami nang nagsibilihan yan. Nung nagkaroon na recovery dito. Di ba? Hmm. Nagkaroon na recovery dito. So ganun. Magkano naman ang kinita mo kung bounce player ka? Ayos. Hindi na masama, sir. Tatlong araw, 17%. Oo. Not bad. Inyun. Inyong ano dun. So ganun. Parang ano, sir, parang isipin mo na lang siya in a way na ito yung ganitong ano, ang dami mo pwedeng gawing ano, reversal siya talaga, reversal stock. So pag reversal mabagal, but pag nakahanap ka at nakatsempo ka ng swing na stock, which is katulad nito, bukod sa reversal stock na siya, swing stock na siya, di ba? Yan, pwede mo siya ma-ride. Diba? Again, hindi ko talaga to ginawa sa idea ko, ha. Hindi ko sinama to, pero sige, gamitin natin yung 20 as parang trend following. Ayan, oh, kung totoong MA trader ka, ayan, hold mo lang siya. Mm. 'Di ba? Hold mo siya. Hold mo siya hanggang mabali, 'di ba? Okay na 'yan eh, 'di ba? Okay na 'yan eh. Ayos na 'yan eh. Ano mga immediate resistances? 'Yan. Immediate resistance, yan. Di ba? Wala pang boxing yan. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman, di ba? Ayan. Pwede rin to. Pwedeng resistance yan. Kasi totoo naman, nung nauntog dyan, bumaba na. Di ba? So, antay natin to. So, kung MA trader ka talaga, hold mo yan. Di ba? Hold ka. Gawa ka na ng rules mo. Hindi, kaya ko lang naman sa'yo ito kinukwento, sir. Kasi pwede kasi siya magkaroon ng idea na hindi ka nagmamadali. Hindi yung